utang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mukha! Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Putang ina ninyo. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-election na kasi. Lisa Marcos, naaalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki! This is Lynn. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mukha! Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, anong, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo.
Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President. Pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos ipuhag-hag na ninyo dihastanan ang gisubmit namo sa COA? Hindi. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday, I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yun, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, apat na araw lang pumapasok. Yung iba, limang araw pumapasok nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees, and then we have a House of Representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil service rethink that. Ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga, walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So how is that a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang dinayolate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua through that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so, anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin nyo, I violated security regulations. Ano yun? Wala naman ako dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte? Bakit? Is not that
government property. I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there to assist a detainee who is inconsolable right now. Na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. Diba? So yes, hinahanap ko kanina, sabi ko, where is this permission from the speaker na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility? And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito? And then sabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh di ba trabaho ng DPSPG yon? Na may I just say, binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country, and only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Diba, after ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year, after that meeting with the Makabayan Bloc and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na keso taksil, keso korap, abusado. Putang ina ninyo! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-i-election na kasi. Sabi kay Sarah, ha? Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Eh bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin
kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.